Nay, mahinang sumamo ni Isandra sa inang hindi mapigilang sumingasing mayat maya habang hindi inaalis ang mga mata sa ama ng dalagita. Umiling ang ginang. Humigpit lalo ang mga kamay na nakapalupot sa katawan ni Isay. Gutom siya. Wala akong tiwala sa gutom na sikmura. Ganitong-ganito siya ng gabing iyon. Halos pabulong na sagot ni Caridad. Ang lalaking bisita nila ay bahagyang napayuko. Ang tapang na muka at kakisigan ay tila ba nabawasan. Bagamat hindi madalas nakakasama ni Isay ang ama, may amor pa rin naman siya rito. Tatay niya ito. Sadyang may mga pagkakamali lang na hindi na maitutuwid kahit kailan. Itay Gabriel, isang ektarya mula rito, Pakanluran. May kubong, sa loob ay may pagkain. Kumain na ho kayo. At hihintayin ko ho kayo rito kung nais niyo ko makausap at makasama. Mahinang wika ng dalagita. Hindi umimik ang kanyang ina. Hindi naman ito madamot, ngunit ramdam niya ang bahagyang irita sa pag-ingos na ginawa nito. Hindi tuminag ang kanyang ama, ngunit nang magbigay ng mahinang pagpayag ang kanyang ina sa bahagyang pagtango na ginawa, ay nawala agad sa paningin nila ang lalaki. Bagamat punong-puno ng patibong ang paligid ng mga ektaryang pag-aari nila, wala namang kaso kung mapaso at mapinsala muli si Gabriel, sapagkat mabilis itong humilom. Dalawang presa ang natikman nito, isang sanggol na sanhi ng kanyang walang katapusang kabataan. At ang kanyang mabilis ang paghilom naman ay nakuha niya sa isang babae na walang iba kundi si Zenaida, ang dating katipan nito at matalik na kaibigan naman ni Caridad. Ang dahilan rin kung bakit hindi na siya tuluyang mapatawad ni Caridad. Kung bakit sinuko nito ang pag-ibig sa kanya sa kabila ng lahat. Nang mapagtantong malayo na ang lalaki ay sakalang lumuwag ang mga brasong nakapalupot sa katawan ni Isay. Napaka-irresponsableng tao. Ni ang kalamnan siya na hindi iniintindi. Ganyan siya noon pa. Hindi siya nag-iisip kung anong kakalabasan ng kanyang mga desisyon. Kapag may nais siyang gawin, ginagawa niya. Habang tumatagal, tuluyang nasusuklam ako sa kanya. Himutok ni Caridad na sa direksyong tinunto ni Gabriel nakatanaw. Hindi umimik si Isay. May kanya-kanyang dahilan ng kanyang mga magulang. Wala siyang kinakampihan. Wala siyang pinapaboran. Ngunit ayaw man niyang aminin. Alam niyang hindi siya sasama sa tunay na ama, anot ano man maging dahilan. Nakailang bilin pa si Caridad bago tuluyang lumayo upang bigyan ng pagkakataon ng mag-amang mag-usap sandali nang bumalik na si Gabriel. Kung hindi pa nakita nitong maayos-ayos na ang itsura ng lalaki at hindi na kumakalaman tiyan, ay hindi talaga ito papayag. Bagamat hindi na nakikita ni Isay ang ina, alam niyang nasa malapit lang ito. Katulad ng dati, alerto. Ingat ang mga hakbang ni Gabriel na lumapit sa nag-iisang anak. Kasalukuyang nakaupo naman si Isay sa isang tumbang puno. Walang panghusga ang mga mata nitong kulay tsokolate habang pinagmamasdan ng amang dahan-dahan pa rin lumalapit sa kanya. Umupo rin ito, ngunit hindi tumabi sa anak ng tuluyan. Dalawang di pa ang layo sa anak na humahalimuyak sa bangong taglay. Ilang lunok ang kanyang ginawa. Hindi pa rin talaga siya nasasanay. Saglit na mayani ang katahimikan, tinuon ni Isay ang mga mata sa langit na unti-unting nagkukulay kahel. Kamusta na ho kayo? Panimula ni Isay. Alam niyang tulad niya, hindi pala salita ang kanyang ama. Ngunit, tila nararapat lamang na simulan niyang pag-aanin ang sitwasyon. Dahil tulad ng dati, hindi na naman maayos ang pagkikita ng dating magkatipan ng kanyang mga magulang. Isang buntong hininga ang pinakawala ng kanyang ama. Hindi na niya talaga ako mapapatawad kahit anong mangyari. Malayo sa tanong na sagot ni Gabriel. Hindi ho sa pilit ang binibigay ang pagpapatawad, ama. Tingin ko, kailangan niya nang tanggapin iyon. Wika ng dalagitang kahit wala pa sa hustong gulang
ay nakakaunawa na sa sitwasyon ng bawat panig. Napatungo si Gabriel, nanghihinang napasabunot ang mga kamay sa ulo. Kayong dalawa lang yung dahilan ng aking paghinga. Anito, nabahagyang lumamlam ang mga mata nang itoon kay Isay. May mga bagay ho na hindi na talaga natin mapipilit. Ano man ito? Kung kaya ko lang ibalik yung sandaling yun. Kung kaya ko lang sana. Baka kasama ko kayo. Sana hindi tayo ganito. Sana walang inagaw yung lalaking yun sa akin. Muling uwi ka ni Gabriel. Alam niyo kung hindi totoo yan. Wala hong inagaw sa inyo, si Tatay Marco. Pagtatanggol naman ng dalagita sa kanyang nakagisnang ama. Mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Patawarin niyo ako. Patawarin mo ako. Malayo muli nitong sagot. Hindi na umimik si Isay. Nadudurog ang puso niya sa damdamin ng kanyang ama. Ramdam niya ang desperasyon, ang pangungulila, ang pagmamahal na nais nitong ipadama ngunit hindi naman ito magawa. Hindi pa naman huli yung lahat eh. Ako ang pamilya niyo. Akin kayo. Sa akin kayo eh. Mahinang bulong nito sa hangin habang inaabot ang kanyang palad. Namalaya na lang ni Isay na malapit na si Gabriel sa kanya. Ang kanyang palad ay sapunin nito ng dalawang kamay. Hinahalikan ng paulit-ulit bago dinala sa pisngin nito. Kita ng dalagita ang pag-iinit ng balat nitong napapaso tuwing ginagawa iyon ni Gabriel. Ngunit wala itong pakialam. Manhid na ang kanyang ama. Naging napakahirap ng buhay para rito. Oo, hindi nga ito tumatanda. At mabilis gumagaling kapag napipinsala. Ngunit para saan ang araw-araw nitong pagising na walang kasama, na walang pamilya, naglalagalag, mag-isa. Alam nilang lahat na kahit saan man ito pumunta, kahit gaano man karami ang kainin nito, kahit ilang presa man ang ilaman nito sa tiyan, hindi mapupuna ng mga iyon ang malaking puwang na nasa loob ng puso nito, na tanging silang dalawa lang mag-ina ang kayang pumuno. Isang bagay na hindi nila kayang gawin mag-ina sapagkat masaya na sila ngayon kung nasan man sila. Isa pa ay hindi na magbabago ang isip ni Caridad sapagkat sukdulan ng pagkasuklam nito kay Gabriel. Ang pag-ibig na kanilang pinagsaluhan noon ay wala na sa puso ng babae. Tanging si Isay na lang ang nagmimistulang alaala ng maiksing pagsasamang iyon. Yun nga lang, sa puso ni Gabriel ay hindi. Katulad ng kanyang kaanyuan na hindi na magbabago, ang pag-ibig niya para kay Caridad ay gayon din. Tuluyan na nakapag-move on ang kanyang ina at totoong minamahal ang kanyang amain. Tuluyang nalalapnos ang isang bahagi ng pisngi ni Gabriel. Tinangka ni Isay na bawiin ang palad ngunit umiling ang kanyang ama. Sa halip ay pumikit ito. Lumanda sa pisngi ang masaganang luha. Paulit-ulit na humihingi ng tawad. Umiling si Isay. Sinabing kalimutan na ang pangyayaring iyon ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Paulit-ulit itong bumubulong ng kapatawaran. Kung para sa kanya o para kay Caridad, ay hindi na niya alam. Pinili niyang intindihin ng ama dahil alam niyang kung may lubos mang nagdurusa sa kanila, ito iyon. Noong una naging maintindihin si Caridad, pumayag na ipakilala sa kanya ang kanyang tunay na ama. Hindi naman pinagkakait iyon ng kanyang ina. Ama niya si Gabriel, iyon ang totoo. Wala itong tinago. Hindi sinisiraan ni Caridad ang dating kasintahan sa nag-iisa nilang anak. Ang lahat ng kanyang nalalaman ay pawang katotohanan lamang. Nang mga naon ng pagkikita nila, ay napakaluwag pa ng kanyang ina na iwan sila saglit. Ngunit isang beses, nakalimot si Gabriel sa gutom. Hindi na niya namalayang ang hawak na palad ng anak na hinahalikan lang ay kinakagat na niya pala.
Labis-labis ang suklam ni Caridad nang marinig ang pagsigaw ng 5 taong gulang na si Isay noon. Duguan ang palad nito. Kompleto ang mga daliri ngunit may kagat na sa malambot na bahagi ng palad. Halos patayin ang kanyang inay si Gabriel noon. Natigil lang dahil sa pag-iyak ng paslit pang si Isay. Kaya nilagyan siya ng proteksyon sa katawan na tuwing hahawakan ito ang anak. Unti-unti itong mapapaso at malalapnos. At tuluyang liliyab kung hindi ito bibitaw agad. Maingat na binawi ni Isay ang palad sa pisngi ng ama. Nagpaubaya naman ito. Ilang buntong hininga ang pinakawalan. Nang magmulat ito ng mata ay unti-unting humihilom ang pisngeng nalalapnos kanina. Huwag mo kong kasukulaman. Huwag mo kong katakutan. Mahal kita. Mahal ko kayo. Bulong ni Gabriel. Hindi ho. Kung hindi ho ako komportableng kasama kayo at kausap, wala ho tayo rito. Mahal ko rin ho kayo. Ama ko ho kayo eh. Ayoko lang ho talaga na tuluyang kayong napipinsala. Kahit naghihilom ho kayo agad, hindi ko ho gustong nakikita kayong nasusugatan. Uwi ka ni Isay na nagpapahid ng luha sa mga mata. Wala na ang kanyang ama ay nakatanaw pa rin si Isandra sa daan na pinaglahuan ito. Ang pagdantay sa kanyang balikat ang umagaw sa kanyang pansin nang tignan niya ang ina ay sa kanya naman ito nakatingin. Nalulungkot ho ako para kay Itay Gabriel. Kahit ano pang ginawa niya nun, parang hindi nararapat na ganito siya magdusa. Ani Isay. Lahat tayo responsable sa mga bagay na ginagawa natin. Nung nakita ko siyang hawak ang walang buhay na sanggol na amoy presa, inintindi ko siya. Pinilit ko. Kahit ang hinaharap ay nagdududa na para sa akin. Sinaksa ko sa sarili kong lahat ay magagawa ng paraan at lahat ito ay kagagawa ni Dolores. Nagsisi siya. Nag-usap kami. Balak naming magsimula ulit. Ituturo ko sa kanya ang lahat ng nalalaman ko at pananaw sa tama at mali. Sa pagiging aswang. Ngunit nagpaalipin siya sa kalam ng kanyang tiyan. Alam niyang si Sinaida ang nasa kanyang harapan. Gutom siya. Oo, yanggaw siya nun. Pero may isang bisi pa ng katinuan na nalalabi sa kanya. Alam niya yun. Kahit gaano kagutom ang isang aswang, may pagpipilian siya. Alam niyang hindi iba sa akin si Sinaida. Alam niyang matuturog ako pag muli siyang sumuway. Hawak ko ng gabing iyon ang kamay niya, Isay. Mahigpit. Pero anong ginawa niya? Pinikit niya ang mga mata niya, Isay. Tinulak ako. At sinalakay si Sinaida. Pinili niya ang kalam ng sikmura niya, tinalikuran niya ang lahat. Hanggang ngayon, patuloy akong dinadalo ng tagpong iyon sa aking panaginip. Dinagdagan pa niya. Sa'yo, paano niya naatim na lumimot at magawang saktan ka? Wala na siyang kontrol sa sarili niya, Isay. Alipin siya ng kanyang pagkagutom. Kaya masisisi mo ba ako kung tuluyan ko na siyang sukuan? Mahabang paliwanag ni Caridad. Hindi na mabilang ni Isay kung ilang beses niyang narinig ang kwentong iyon. Ngunit tuwing nilalahad ng kanyang ina, hindi nagbabago ang galit, ang pagkasuklam at ang disgusto nito sa tono. Naiintindihan niya ito. Naiintindihan niya rin naman ang ama. Iyon nga lang, hindi niya maiwasang malungkot para sa kanyang ama. Handa na ho ako, ani Isay sa amang nilingon siya mula sa kusina. Kinuha nito ang tabak na bagong hasa lang at ang paglalagyan nito. Inabot sa dalagita. Tinali naman ni Isay ang makapal na abaka sa bewang bago sinukbet sa bawat balikat ang gawa sa tampiping backpack. Ang tatay ni Isay na si Mang Marco ay kumuha rin ng sariling tabak, sinuot ang sombrerong buri at lumapit kay Caridad.
yumakap. Isang mabilis at malalim na halik naman ang ginante ng ginang bago pinakawala ng asawa at pasimpleng hinampas ang likurang bahagi ng lalaki. Naiiling na lumabas na lang ng bahay ang dalagita. San tayo ngayon, Itay? Tanong ni Isay. Saglit lumingon sa papalubog na araw si Mang Marco bago tinoon ang nakangiting mata sa anak. Ikaw, saan mo gusto? Anito. Sa timog na bahagi ho tayo mangaso ngayon, Tay. Nasasabik na wika ng dalagita. Tinanguan naman ito ng amain bago sabay pang lumingon ang dalawa kay Caridad na nakatayo sa pinto at kumakaway. Isang patay na puno ang tinaga ni Isay. Kumuha ng malaking bahagi. Biniyak sa gitna. Gamit ang metales na tabak, gumayat ng maninipis na kahoy ang dalagita na nagsilbing kusot. Nang makontento sa dami ay gumawa naman ng patpat ang dalagita. Bahagyang pinatulis ang dulo. Binutasan naman ang isang bahagi ng kahoy na nataga bago sinuksok sa butas ang dulo ng patpat. Mabilis na pinaikot ng magkalapat na mga palad. Nang mag-umbisang umusok ay lalong binilisan ni Isay ang ginagawa. Panay rin ang ihip nito. Maya-maya pa, nakagawa na ng baga ang dalagita. Maingat na nilagyan ng kusot ang baga at hinipan muli. Sandali lang, may apoy ng nagbibigay ng liwanag sa mag-ama. Nagsibak pa ang dalagita at pinakain sa apoy. Lalong lumiyab, dahilan upang kahit paano, makapanaboy rin ang lamok. Mula sa backpack, nilabas ni Isay ang isang buong niyog na wala ng bao. Bahagyang dinikit sa apoy, ngunit hindi naman talaga sinusunog. Nang makitang papalapit na ang amain ay nilapag ng dalaga ang niyog sa isang bahaging hindi tuluyang matutusta ito. May dalang ilang piraso ng tilapia ang amain ni Isay. Nilinis na sa batis na malapit sa kanila. Tinusok iyon ng dalagita sa ilang patpat na kanyang ginawa pa. Binalot sa dahon ng saging at inilapag sa mga nagbabagang uling na hiniwalay sa malaking siga. May dala rin itong tubig na siyang magiging inumin nila sa magdamag. Napansin niya rin na may ibinaba ito sa lupa na isang bulig na saba. Nang tuluyang dumami ang mga nagbabagang uling ay humukay ang amain ni Isay sa lupa. Isang dipa rin. Tapos ay pinuno ng mga uling na nagbabaga. Si Isay naman ay nilagyan ng tanglad at ilang pambalasang dala ang manok na nahuli nila sa daan. Nabalahibuhan na ito at nalinis na rin sa tubig. Pinahiran ng kalamansing may halong asin ang labas at binalot ng dahon ng saging bago inilagay sa hukay na puno ng uling na nagbabaga. Muling dinagdagan pa at tinabon ang ilang lupang nahukay. Binalikan ng dalagita ang niyog na halos madarang na sa apoy. Gamit ang isang bato, dinikdik ang niyog upang madurog. Nilagay sa buslong may kalaliman, kumuha ng patpat at tumungo sa batis. Pinukpok ang patpat sa gilid ng tubig na umaagos, bago sinukbit roon ang pinakahawakang bahagi ng buslo at nilubog sa tubig. Nilagay sa loob ng buslo ang bahagyang sinunog na niyog kanina. Nilagyan na rin niya ng mga bato upang hindi magalaw. Pasalubong sa tubig na umaagos, tinapat niya ang makipot na bunganga ng muslo. Alam niyang bukas, pagkagising niya, puno na iyon ng mga alimango, mga hipon at ilang maliliit na isda. Subok na niya kasi iyon, isang turo ng kanyang ama, sapagkat mabango sa pang-amoy ng mga isda, hipon at alimango ang sinunog na niyog. Bahagyang napalingon si Isay nang tinawag na siya ng kanyang amain. Luto na raw ang isda. Ang amain ni Isay ang naglatag ng mga banig na pagtutulugan nila. Nang matapos ay saglit itong nagsibak ng kahoy upang igatong pa sa sigang nagbibigay sa kanila ng liwanag. Nakahain na di kalayuan si Isay. Walang kanin ngunit ang saba ang pinaris nilang mag-ama sa manok at inihaw na isdang naluto nila. Dalawang beses sa isang buwan, ginagawa iyon ng dalawa.
Banding, mahilig mamundok at magpalipas ng gabi ang amain ni Isay kung saan-saan, lalo na nung ito ay binata pa. Lahat ng nalalaman nito sa pamumundok ay tinuro niya sa anak. Nang mapansin ni Isay na tapos ng kumain ng kanyang ama, ay ngumiti ang dalagita ng maluwag. Naiiling naman na pinagmasdan lang siya ng ama habang umiinom ng tubig. Huwag mo sabing ipapakwento mo na naman yun. Hindi ka ba nagsasawa? Pang ilang beses mo nang narinig sa akin yun ah. Lumunok muna ang dalagita bago nagsalita. Para ho sa akin, hindi kompleto ang gabing ito kapag walang pagsulyap sa nakaraan. Isa ho iyon sa bumubuo ng camping natin. Natatawang inabot ni Mang Marco ang takoreng nakasalang sa apoy. Kumukulo ang salabat na laman niyon. Nagsalin sa sarting tasa para sa sarili at dinulutan na rin ang anak. Tulad nga ng sabi ko, gabi rin noon, namumundok ako. May hinahabol akong baboy ramo mula sa kung saan may lumitaw na isang paraluman. Sinabing trespassing raw ako, sabay bitbit sa akin palabas ng gubat. Ang lakas ng nanay mo, kahit buntis siya nun. Mula nun, lagi na ako nagte-trespassing at lalong sumigasig sa gawaing iyon nang malaman kong wala siyang asawa. Natawa si Isay, humigop ng salabat bago nagsalita. Hindi ho kayo nasiraan ng loob kahit hindi na siya dalaga? Tanong muli ng dalagita. Umiling si Mang Marco. Hindi. Nung mga sandaling binitbit niya ako, pakiramdam ko pati puso ko ay binitbit na rin niya at inuwi niya sa kanila. Nakangiting wika naman ito. Umakbay ang amain ni Isay sa dalagita. Hinilig naman ng huli ang ulo sa balikat nito. Pinagmasdan nilang dalawa ang maliwanag na apoy. Wala akong babaguhin o hihilinging iba anak. Kayo ng nanay mo ang magandang nangyari sa akin. Para sa akin, lahat ay nangyari sa tamang panahon. Anito maya-maya. Lalong lumuwag ang pagkakangiti ng dalagita. Dalawa ang kanyang ama. Ang isa ay Kudayon. Bagamat madalas alipin ang pagkagutom, alam niya namang mahal na mahal siya nito. Yun nga lang, may mga pagkakamali ito at ugaling alam niyang hindi nito kayang paglabanan. O marahil, piniling hindi na paglabanan. Ang isa naman niyang ama ay purong tao, nabiyaya kung tutuusin ang lumikha. May puso itong nasa tamang lugar at mahal na mahal rin siya. Sila. Isang amang kahit ilang beses siyang ipanganak ay pipiliin niyang maging magulang. Kahit walang dugong nag-uugnay sa kanilang dalawa ay hindi naging hadlang upang ituring siyang iba.